Dalangin ninyo ang Panginoon na kilain ang kaniyang halan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong mga hinirang na tao ay matyagamong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinangyasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahang kailanman ng mga tagapangasiwa ang pagunlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinatanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ipinapaliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakakaunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Matuwid ang Poong Dakila sa lahat ng kanyang gawa. Matuwid ang Poong Dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Matuwid ang Poong Dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. Ang ibabalitang tunay kang dakila makapangyarihan. Matuwid ang Poong Dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang Poong Dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito'y mabuting lahat, siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang Poong Dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y nagsasalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus. Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y nilugbok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas ang lahat at sinabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin,
Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang balikan ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Dahil ang mga tao ay nagnamangha sa kapangyarihan ni Jesus sa pagsasalita. Sila ay natuwa sa pakikinig kay Jesus at nanibago sila, bakit kakaiba siyang magsalita? Anong meron? At yun sa pagkamanghang yun, sa pagtanong anong meron, mas lalo silang nahihilig na makinig kay Jesus. Kung titignan po natin ang Ebanghelyo, maraming pagkakataon na si Jesus ay nagpapahayag. Maliban sa paggawa ng kabawalaghan at mga milagro kung tatawagin natin, ay si Jesus din ay unang-una ginawa ang bawat paraan at lahat ng pagkakataon para ipahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang mga tao ay nais din siyang pakinggan. Maraming pagkakataon na sinusundan si Jesus dahil narinig nila kay Jesus ang salitang nagbibigay buhay. Kaya sa Ebanghelyo natin, si Jesus ay nagpapahayag at ang mga tao ay parang na-attract at nagtataka. Anong meron sa kanyang pananalita? Tila'y may kapangyarihan at may dating. Pero yung kanyang pananalita ay hindi lang sa pagsasabi ng salita. Pero ang kanyang pananalita rin ay nagdudulot ng kalayaan. Lalo na sa taong inalian ng demonyo at tila'y nakagapos, yung kanyang pananalita rin ang nagdulot ng kalayaan sa taong ito na inaalihan ng masamang espiritu. Freed from bondage, freed from oppression. Kaya yung mga tao nagulat, anong meron sa pananalita niya? Hindi lang siya nagpapahayag, kundi ang salita rin niya ay nagbibigay kalayaan. Maganda rin sa atin, no, bilang mga Kristiyano ho ngayon, na makita din sa buhay natin na ang salita din ng Diyos ay may kakayahan din na magbigay ng kalayaan sa atin. Hindi man siguro lamang sa paglaya sa masamang espiritu, trabaho ho ng mga exorcist ho yan. Exercise lang ho ang kailangan ko, no? Pero, ang salita ng Diyos ay nagbibigay kagalingan. Siguro merong nakagapos sa puso natin na galit. May nakagapos sa puso natin na hindi pagpapatawad. May nakagapos sa puso natin na pagkimkim na sama ng loob sa iba o pwede rin sa sarili mo. Nakagapos sa puso mo yung sugat ng mga nakaraan mo. Ang salita din ng Diyos ay may kapangyarihan na hilumin ka. Hindi lang magbigay kalayaan kung hindi maganda rin na magbigay hilom ang salita ng Diyos. Kung naalala mo, minsan ikay nasaktan, you had those traumatic and unforgettable experience, allow also God's Word to heal you. Dahil ang salita ng Diyos, hindi lang nagbibigay buhay, nagbibigay kalayaan, sa gapos ng ating nakaraan, nang tayo ay makalakbay sa mabuting kinabukasan na inilalatag sa atin ng Diyos. God wants to free you. God wants to heal you. Ang kaya lang natin, ang pwede natin gawin, simulan ito sa pakikinig sa salita ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, nagsimula sa pakikinig. Ang mga tao ay nakikinig. Yung taong inaalihan ng masamang espiritu ay nakinig at narinig ang boses ng Diyos. Kaya nag-react agad yung masamang espiritu sa kanya. At ang Diyos ang nagpalaya sa taong inaalihan. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan.
kung buo natin pakikinggan ito, kung buo natin isa sa buhay ito, it can do wonders in your life more than you have ever expected. Kaya, magandang bilang Kristiyano, lumingon sa salita ng Diyos, lumingon sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay kalayaan, at nagbibigay paghilom. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao naway, masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa naguumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang aming paghahain ay iyon nawang paunlakan, upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahaing ito
na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Masitayo,
ikaw ang bugtong hininga ng buhay. Tulad mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag. Announcement. Mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal sa social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account. YouTube account. Instagram account. Threads account. X or Twitter account. TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinalalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsalo-salo at sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo. At sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ibigay ang pagabasbas, ay narinig ko natin yung announcement ko kanina, no, yung ating mga official social media accounts. Kasi po ay simula na dumating po kami 2 years ago, ay ito na po yung naging problema namin na marami pong mga fake accounts na sinasabing misa sa Quiapo. Nakalagay ho doon, Quiapo Live Mass Now. Pero may nagsabi ho sa akin, Father, ikaw ba nagmisa ng alas? Nagsimba ho ko ng alas 6. Eh, kasi Father, ganito ho ang nagmisa. Ako yung nagmisa ng alas 6. Nung tinignan ko, iba yung muka. Ako, naalala. Tapos doon namin nakita, 2 years ago pa pala yung misa na yon at nire-replay nila. No, so marami hong ganyan, lalo na ho sa YouTube. At may sa mga nakalagay, Quiapo Live Mass Now. Pero pag-click mo, ibang simbahan pala. No? So mag-ingat po tayo sa mga ganito. Tignan po natin yung mga account na nagpo-post at kanina pinakita sa atin. Ano yung mga official na accounts ng simbahan, no, na pwede tayong sumubaybay sa ating mga online masses. At ganoon din po, lalo na ho sa YouTube. No, i-follow, subscribe po kayo. No? We have already 420 followers sa YouTube, 4 million followers on our Facebook. Baka yung YouTube, pwede natin paramihin. Ano?
O, advertisement lang po. O, baka pwede nyo kami i-follow din sa YouTube, no? Nasa gayon, alam natin yung nanggagaling talaga sa simbahan. Malay mo yung nag-online mass, ang sinisimbahan mo pala misa 3 years ago. No, replay, hindi na updated. No? Kaya maganda rin, no? Pinapaalam namin ito sa inyo lahat. No, lalo na sa mga online viewers natin, no, na mag-ingat sa mga ganitong kaganapan o ganitong stilo sa ating sa social media. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Hesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.